kalungkutan noong una kitang makita. Naalala ko noon, sa eskwela pa lang, sinasabi ko na sa sarili ko, she's the one. Lang, alam ko na that you're the one. Kaya pinapangako ko na, I will be the man for you. Pinapangako ko na iintindihin kita. Lagi ako nandito para sa'yo, kahit mahirap. Titiisin ko lahat ng problema mo. Pinapangako ko, hinding-hindi ako magbabago. Hirap na ako. Gusto ko nang tapusin to. O, yun ang score mo? Ha, 5 lang? Perfect! Perfect! Wala lang masagot. Kahit hindi na ako pumasa sa'yo, alam kong magre-repeat ako. That way, I'll be your student forever. Algebra, geometry, trigo at calculus. Ilan sa mga salitang pilit na iniiwas-iwasang asignatura ng mga bata. At oo, may kaugnayan silang lahat sa sipnayan. Marami tayong pwedeng ibato na katanungan kaugnay ng sipnayan. Bakit nandiyan yung X? Paano nangyari yun? Kailan ba natin ito magagamit sa tunay na buhay? Lahat ng mga ito ay malamang na itanong nyo na rin sa inyong mga sarili. Pero may isang katanungan na nangingibabaw sa lahat. Bakit ayaw ng mga mag-aaral sa sipnayan? Dahil dito, kami ay naglibot-libot sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, at St. Matthew College upang mangalap ng impormasyon na makatutulong sa amin na malaman ang isang simple ngunit mahirap na katanungan. Mula sa Universidad ng Pilipinas, narito ang aming pangkat upang manaliksik patungkol sa aming paksa kung ano ang sipdayan. Ito ang Umpa TV Exclusive! Kasalukuyan naghahanap ang aming pangkat na ma-interview para sa aming dokumentasyon.
So kaya ako maghahanap ng aking mga interviewee. Kuya, kuya! Alam mo ba si Tayan? Uy! Kuya, alam mo si Tayan? Mukha kong tanga, no? Hindi pala sila tao. Sila pala yung mga obra ng mga piling tao. Isa sa hinaing ng aming pangkat ang patunayan kung may epekto ba sa bawat isa ang sintayan o ang mathematics sa bawat isa. Ate, alam mo yung sintayan? Ito, ate. Sintayan. Ano yung Tagalog ng math? So, yung sintayan siya yung Tagalog ng math. Ah, okay. Yan. Yan. Ang unang tanong ko sa inyo, gusto mo ba ng math? Hindi. Hindi din. Oh, ayaw nila. Ate, gusto mo ba ng math? Hindi masyado. Hindi ko po gusto ng math. Bakit ayaw? Hirap eh. Magulo. Bakit di masyado? Mahina ako sa trig. Sa trig? Oh, ano yung trig? Trigonometry? Oo. Sila nga nila. Sa tingin ko kasi, pagdating kasi sa math, parang ang daming kailangan i-memorize, ang daming kailangan kabisaduhin. Tapos, nakaka-confuse lalo na kapag isang mali mo lang, mali na rin lahat. Minsan ba sumuko ka na sa buhay dahil sa math? Sa buhay, hindi. Hindi naman. Hindi naman pala. Bakit kayo mahirapan sa math? Gulo. Ama, gulo. Kaawa ako. Sa tingin niyo po ate, makakatutulong po ba yung math sa buhay? Yes po, kahit mahirap siya kasi ang mangyayari kasi magde-develop yung critical yung thinking natin eh. So mas mag-a-advance tayo in the way we think, mas nakakatulong siya. Ayun, bumagsak ka na ba ate sa math? Lagi. So ate po. In grade 9. Sino yung teacher mo doon? Ano yung masabi natin? Naniniwala kong hindi dapat hinahanap pero dahil gusto ni Matt, hinahanapin natin. Ako na lang sa'yo, bakit hinahanap natin? May ex ka na ba? Ako na lang ate! At doon po, i-interviewin po natin ang mga yun. Alam mo ba kung anong supplier? Kung hindi nyo pa narinig yun. Hindi. Ngayon ko lang din nalaman. Kailan mo nalaman na ang Tagalog ng mathematics ay sinayan? Ngayon lang. Gusto mo ba ng math, Tia? Gusto mo ba ng math, Tia? Apo. Kuya, gusto mo ba ng math? Opo. Ano na po ang highest grade nyo na nakuha niyo? 89. Gusto mo ba ng math? Minsan gusto ko siya pag madali. Pag madali? Anong topic nyo na nung madali yun? Yung group data. Bakit ayaw nyo? Ano ko yung hirap mag-ganyan sa iyo? Makakalungkot. Pinasuan mo na ba yung math, Tia? Yes. Pinasuan niya na daw. Pusuan mo na ba? Pusuan na. Hashtag in love, pumapag-ibig. Pinasuan mo na ba ang math? Minsan siya. Kailan niya? Kahapon lang! Pinasuan mo na ba ang math? Lagi. Bakit mo lagi hinahanap siya? Kasi... Ayaw ka. Peter Mash lang ko. May ex ka na ba? Yes. Aray ko. Kuya, ba't kaya hinahanap lagi sa ex? Para balik na mag-ex mo. May balik siya. Ba't palagi hinahanap si ex, Kuya? Siguro nami-miss lang. Nami-miss? Hindi naman po siya, ano, totally nahinahanap. Kailangan lang po natin siya i-solve para... Para matapos lang. May tama yung mga pag... Yonch! Isang pasasalamat sa aking kapatid, sa ating kapatid, Michelle Kabungan, para sa magaling na pag-i-interview.
sa mga lalaki. Mahilig sa lalaki, Michelle. Tatanong ko lang po, alam niyo po ba kung anong sipnayan? Oo. Ano po ang sipnayan? Bakit? Ano po ba kung ano yung sipnayan? Oh my God, ano nga yun? Yan ba yung ma? Opo. Okay. Bakit? Gusto niyo po ng mat? Oo. Oh my God. Bakit? Gusto ba ng mat? Oo. Ba't niyo po nagustuhan ng mat? Kasi may formula siya. Hindi kagaya nung ibang fields ng study na mas kailangan mo mag... Sorry, pero ayun, yun lang. Mas may formula siya. Bakit niyo po gusto yung yun? Kasi, ano, una, nakakatuwa mag-solve ng problems with numbers. Tapos pangalawa, siguro din dahil sa background ko kasi parehas yung parents ko na math prof. So, ayun, parang nagkahil din ako sa math dahil. Patingin niyo po ba, nagagamit po ba siya sa ano, in real life? Siguro kung titingnan mo talaga yung mga concept sa mundo, kasi yung math pa, tingin ko sobrang abstract niya, na kung titingnan mo lang yung mundo just as it is, hindi mo siya makikita, pero nandyan siya. Bakit karamihan tao ayaw sa math? Hindi ko rin alam. Siguro lang, baka sa paraan ng pagtuturo, yun. Kasi, minsan napapansin ko, nagja-jump yung math into something na from very basic into very complex. So, yung transition, hindi na bibigay, hindi na papa-introduce sa students. Kaya, nahirapan silang mag-switch. Yun yung nakikita kong nahirapan yung most of the students so far. Ngunit seryoso, bakit ba talaga ayaw ng mga mag-aaral sa math? Base sa mga impormasyong aming nakalap, ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw ng mga estudyante sa math. Unang dahilan ay ang math ay likas na mahirap unawain. Totoo, aminin natin, mahirap talagang intindihin ang sipnayan. At ayon sa isang blog site na tinatawag na I Don't Sabi, habang natututunan natin ang mga basic at importanteng mga bagay sa math, ilan sa mga mag-aaral ay nahihirapan sa ibang mga pamamaraan at konsepto nito. Dahil rito, ang pag-unlad ng kaalaman ng isang mag-aaral sa math ay tumitigil at mahihirapan na itong makahabol sa mga aralin nito. Sunod ay ang kakulangan sa pagbibigay buhay sa mga paksa, aralin at maging sa klase tuwing math. Ayon sa isang online workshop na Rethink PD, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw natin mga mag-aaral sa sipnayan ay dahil boring ito. Oo, boring ito. Paano nasabi? Kasi kung inyong iisipin, ang math ay may sariling wika. Ang bawat algebraic expression nito ay isang pangungusap na dapat nating iniintindi. Dagdag pa rito, ang paulit-ulit na pagtuturo ng isang aralin sa mag-aaral ay dumadagdag lamang sa kainipan nila. Ang ikatlong dahilan ay dulot ng salitang impluwensya. Batay sa award-winning maths company na Maths Doctor, marami daw sa ating mga mag-aaral ang inaayawan ang sipnayan dahilan sa mga negatibong saloobin natin kapag naririnig ang salitang ito. Bunga nito, ang mga pangyayaring babasag sa iyong isip tuwing klase ng math ay naikukwento at naipapasa natin sa ating mga kaibigan, kakilala at kaklase. Dahil tuloy dito, sila ay ating naiimpluwensyahan, kaya pati rin sila ay unti-unti na rin umaayaw sa asignaturang ito. At sa ikaapat nating kadahilanan, ang mga mag-aaral ay nawawalan na ng pagpapahalaga sa sipnayan. Tulad ng mga halimbawang ito. Dahil ako na may magiging mamamahayag, di ko na kailangan pag-aralan ng antiderivatives. O kaya kapag ba sinolve ko ang square root niyan, ay gagaan ba ang problema ko sa love life? Paniguradong ramdam ninyo ang mga dahilang ito at minsan nyo na rin nawika ang mga katagantulad nito. Dahil tuloy dito, hindi nakikita ng mga estudyante ang kahalagahan ng math at lalo lang lumalago ang pagkamuhi nila dito. At bilang panghuli at malamang pinakamahalagang dahilan kung bakit ayaw ng mga bata sa math ay dahil syempre sa kanilang pangalawang magulang o guro. Oo, tama kayo ng pagkakarinig dahil ito sa mga boring at tamad niyong teacher. Ang gampanin ng isang guro sa sipnayan ay napakahalaga
upang mapaunlad ang pagkakahilig ng mga bata sa matematika. Nakaatang sa kanila ang responsibilidad upang bigyang buhay ang pagtuturo sa siplayan. Nasa kanila rin nakasalalay kung magiging interesante, masaya at madali ang pagpapakilala ng mga bago at mahihirap na aralin sa mga estudyante. At higit sa lahat, ito ang kanilang tungkulin bilang mga guro ng siplayan upang ituro ang lahat ng kanilang nalalaman ng mahusay nang sa gayon ay di mawala ng lakas ng loob ang mga mag-aral na suumin at harapin ang mga katakot-takot na equations, calculations, at computations tuwing sila ay sasabak sa isang klase ng sipnayan. Kami nagpabalik! Kami ngayon nasa St. Pancho College para makalap rin ng mga impormasyon para sa aming proyekto. Sipnayan, yun yung sa pagkakaalam ko ka, yun yung Tagalog na mathematics. Sa tingin ko, dahil napapangunahan sila ng takot. Takot na akala nila maghirap yung math or siplayan. Pero hindi. As a teacher ng math, as a first year of teaching ko kasi ngayon, doon ko na-realize na hindi naman talaga mahirap yung math. Sobrang ano lang talaga. Napapangunahan ng takot, tsaka tamad. Nagiging tamad ng bata. Marami. Unang-una kasi ang math, hindi lang yan puro numbers or equations na yun yung tinuturo talaga ng teacher. Ang para sa akin, ang tinuturo talaga sa math is kung paano ka mag-isip, ano, problema ka, paano mo siya susolusyonan ng mabilis at tama. Yun yung pinaka-practice na eh. Kasi di ba, si teacher magbibigay ng tanong, student, sagot dapat, may solution. So, para sa akin, ang tinuturo talaga ng math is yun nga na once may problem ka, paano mo siya sasagutan para sa solusyonan ng maayos, tama, at mabilis. Accuracy. Wala naman mas mga mag-try. Kumbaga, hindi ko alam kung sinasabi na basta try and succeed. Hindi naman talaga siya mahirap. Kumbaga, pinangungunahan lang talaga ng tama ka. Ang hirap kasi ng math eh. Kasi naranasan ko yan before. Ah, math na naman yung sunod na subject. Mahirap yan. Parang, alam niyo yun, hindi pa nga alam nila yung ituturo o yung nilalaman ng math. Pinangungunahan ka agad na, hirap. Tapos, sa math kasi para tip lang din, para maging magaling or hindi ka mahirapan masyado sa math. Once na nagbigay ng example sa video, dapat ikaw mismo sa student. And doon yung pag-re-research mo ng another example, another set of example. Kasi, doon lang naman yun eh. Any kind of possibilities na mangyayari sa math, dapat alam mo yung dapat na isa. Kasi maraming komplikado ang tanong sa math na dapat pag-practice mo kung paano mo pag-ganito, paano mo pag-ganito. Yun lang, practice ka. Yun lang. Sa kabuuan, karamihan sa mga batang nag-aaral ng sipnayan ay inaayawan ito. Kabilang sa mga dahilan kung bakit nila inaayawan o kung bakit sila nahihirapan dito ay ayaw nilang intindihin ito, komplikado at higit sa lahat ang kanilang guro. Ngunit sa kabilang banda, ang sipnayan ay isang asignaturang makatutulong sa ating sarili, sa hinaharap man, sa ating kapwa, sa ating bayan at higit sa lahat, sa ating ekonomiya. Ito ang magsisilbing pundasyon para sa ating magandang kinabukasan.